May bagong receipt tayo. HP. HP ProBook 440 G8. Basag po yung screen mga boss. Pag mga ganito, palit lang talaga. Wala po tayong magagawa rito ng iba. For shutdown. And then, simulan na natin. Bali, meron siyang 5 screw lang sa ilalim ng laptop. Wala lang mga nakatago dyan sa ilalim ng rubber. Kung ano yung nakikita nyo, yan lang po yung tatanggalin niya. Then, susungkitin na lang natin ang plunger. Medyo matigas kasi itong... Dahan-dahan lang. Ingatan nyo lang na huwag magkasan or matuklapan para maayos pa rin. Hindi nakakaya sa kliyente. Try nyo gamitan ng kuko. Pag hindi nyo nakayanan, gamitan nyo ng plunger. Dahan lang. Yan, tatanggalin na natin yung battery. Pagtanggal ng battery po nito, kailangan tanggalin yung buong battery. Mahirap sungkitin yung flex cable niya, yung pinaka cable niya, para ma-disconnect lang. So, ang ginawa ko rito, tinanggal ko na lang ng buo yung battery para mas matanggal yung mga ayos. Importante yan mga boss, na kailangan tanggalin yung battery. Then, yan, simulan na natin tanggalin yung screw. Kailangan natin kasi paghiwalayin. Ang screen sa palm rest para mas makuha natin na maayos yung LCD. Yeah. Wi-Fi cable, tinanggal ko na. Susunod ko na rin yung LVDS cable or yung flex cable niya. Then, sa ilalim niya, may screw pa rin. Tanggalin niyo lang po yun. Angat niyo lang ng konti para umangat yung hinge and then sa kanya na pwedeng i-move yung hinge pababa. Yan. Para makuha nyo na maayos yung palm rest. Yan. Tabi muna natin yan. Simulan na natin. Sungkit muna natin sa loob kung kaya. Pero pagka hindi, sungkit sa labas. Pero pag kaya naman, tuloy na natin. Actually, itong laptop na to galing na sa ibang repair shop. Ang sabi ni customer, wala daw silang stock on hand. So, tinry niya sa amin. Buti naman at may stock naman kami. Mga rare model ng screen kasi ito, hindi ito common. Yan. Pansin nyo, tanggal kagad kasi wala na yung adhesive. Tanggalin lang natin yan, yung connector. Ito, may mga lock to. So, tanggalin lang din yung lock. Yan. Yan. Palitan na natin siya ng bago. Magkaibang model ng screen pero parehas ang specs naman. At yung size. By the way, yung... size ng ang model ng screen na to is 14.0 no. 14.0 IPS siya na full HD flatboard kung tawagin lang namin. Hindi na namin nilagyan ng adhesive para in case of warranty, madali lang palitan sa fit naman sa frame. Fit na fit naman siya. May lock naman siya sa ilalim. Importante, fit na fit yung frame.
na ilalak siya ng frame para hindi siya bumigay. Siguraduhin lang yung mga flex na sa magandang posisyon, sa dating posisyon, para kung maglalagay kayo ng frame, hindi siya nakaangat or magiging abala. Ayan. Balik na natin yung frame. Kami hindi namin tinatanggal yung screen protector. Importante po kasi sa amin yan para in case of warranty, madali lang magpa-warranty. Ibang supplier kasi, o yung mga supplier natin dito locally, ayaw nilang tanggapin pag walang screen protector. Kaya, pero maganda na rin yan para hindi rin magagasgasan ng explain na lang sa kliyente para hindi nila nagagasgasan. Pero yung iba gusto pa rin makita talaga yung tsura ng screen kaya tinatanggal nila yan. Siguraduhin lang nakalock ng maayos yung frame, no? Kasi yan lang depensa ng LCD.